We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Graduating student, patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck sa Bantay, Ilocos Sur. Buhawi, mundik nang tumama sa isang bahay sa Magsinggal, Ilocos Sur. Presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Dagupan City, halos doble ang itinaas. Ang kabuuang detalye, ihahatid live! At mga higanteng hot air balloon, nagpaningning sa kalangitan bilang bahagi ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbag gamale, mayapag at panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang graduating student sa kursong automotive matapos na sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na truck sa Bantay, Ilocos Sur. Naka-alerto si Ivy Hernando. Sa CCTV footage ng MDRRMC sa kahabaan ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur, makikita ang pagdaan ng isang tricycle na sinundan ng mabilis na rider. Hindi na malinaw ang sumunod na nangyari, pero ang rider sumalpok sa kasalubong na truck. Nasawi ang rider na kinilalang si Nathaniel Riduca, 20 anyos, at graduating na sana sa darating na buwan sa kursong automotive. Overtaken niya yung tricycle, nasagi niya itong tricycle, hindi niya na-control at pumunta sa opposite lane. Dapat cautious pa rin tayo pagka nag-overtake. Sa CCTV footage rin, kitang nagliyab ang motorsiklo. Nasawi ang rider dahil sa multiple injuries. Sugatan din ang driver ng tricycle. Alam, hindi siya nagpaalam sa amin. Nagaling siya ng eskwelahan. Akala namin nasa bahay na siya ng girlfriend niya. Wala pang pag-uusap ang mga sangkot sa aksidente. Panawagan ng PNP, manatili sa outer lane ang mga slow-moving vehicle upang maiwasan ang ganitong disgrasya. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Nabubulok na ang ilang tanim na mais sa Calasieu, Pangasinan dahil sa epekto ng peste na sinabayan pa ng mainit na panahon. May detalye si Russell Simorio. Mano-mano ang paraan ng pag-aani ng mais ng ilang magsasaka sa Barangay Sungkoy, Calasieu, Pangasinan. Magastos raw kung gagamit pa ng harvester machine. Kaya kitang-kita ng mga magsasaka ang kalidad ng aning mais. Nabubulok ang ilan dahil umano sa epekto ng peste at mainit na panahon. Ito yung mais na malulugi daw yung mga magsasaka kasi nauuod. Eh, kung karamihan dito yung ganito, di malulugi sila, di parang hindi na sila yata magmais. Inaasahan na raw ng mga magsasaka ang mababang kita dahil sa mababa ring presyuhan ng mais na nasa mahigit 17 pesos kada kilo, anila, noong Marso sana ang anihan, pero ipinagpaliban para makaiwas sa mababang presyuhan. Parang medyo mababa kasi malaki kasi punan ng mais eh. Pag 19.50 ganun, medyo okay na. Pero okay na rin po yun, yung 17. Pero parang mababa rin. Umaasa ang mga magsasaka na babalik sa 19 hanggang 20 pesos ang buying price ng kada kilo ng mais para makabawi sa kita. Samantala, ayon sa Provincial Agriculture Office, inasahan na ang epekto ng tag-init sa mga pananim. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa water level ng mga river system na pinagkukuhanan ng patubig. At this time, okay pa naman yung yung water level compared nung mga nakaraang El Nino. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Samantala, presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Dagupan City halos doble ang itinaas kahit pa tapos na ang anihan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, kasabay ng pagtaas sa presyo ng sibuyas, siniyak ng SINAG na sapat ang supply ng sibuyas hanggang sa huling quarter ng 2024. Mula sa 50 piso kada kilo na presyo ng pulang sibuyas noong nakaraang linggo, pumalo na ito sa 70 hanggang 80 pesos kada kilo ngayon. Ikinagulat ito ng ilang mamimili, kaya ang iba, tingi-tingin na lang kung bumili. Tipid. Mahal na lahat. Aabot siguro yan, 200 uli. Nagsimulang tumaas ang presyo ng sibuyas matapos ang anihan sa Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro. Pero ang mga naaning sibuyas, diretso sa mga cold storage facility, kaya apektado ang presyo nito sa merkado. Hindi na direktang nanggagaling sa mga onion farmer ang naibibenta sa pamilihan, kaya tumaas ang presyo nito. Bigla nang taas, bakit ganun? Paano? Mahal ang pagbili namin. Wala namang nakikitang problema sa supply ng sibuyas ang samahang industriya ng agrikultura sa kabila ng pagtama ng pese sa ilang taniman sa bansa. Mabilis naman ma-distribute yan sa mga retailer. Ang supply ng puting sibuyas sasapat pa hanggang Hulyo, habang ang pulang sibuyas aabot pa raw hanggang Nobyembre. Chris, sa mga oras na ito, nasa 70 hanggang 100 pesos per kilo ang pulang sibuyas, habang stable naman o walang paggalaw sa presyo ng bawang at ng luya. Ang bawang ay nasa 130 hanggang 140 pesos per kilo, habang ang luya ay nasa 100 pesos per kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Buhawi na muntik nang tumama sa isang bahay sa Magsingal, Ilocos Sur, nakuhanan ng video. Narito ang report. Alas 2 ng hapon nang makuhanan ng cellphone video ang buhawi na ito sa Barangay Kabaruan, Magsingal, Ilocos Sur, na ilang metro lang ang layo mula sa isang bahay. Nakita ito mismo ng may-ari ng bahay na si William. Nabuo raw ang buhawi sa bukid, nanatili ang malakas na hangin hanggang sa tuluyan itong nawala nang sumampa sa kalsada. Basi plating ang mukha, hindi pagtaligaw ko, daktor mo ito, doon po ng tanraktura, nag-isip mo siya. At talagpam, tamo ko, itayab natin eh. Ayon sa pag-asa, may kaugnayan ito sa nararanasan ngayong init ng panahon. Po ay nabubuo ito, pag nalinsangan po, mataas yung temperatura. Na-organize ito pag nasa open space o maluwag na area na makapag-puelo, makapag-buo ng vortex na tinatawag natin. Madalas daw may namumuong buhawi sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo, kung saan nakapagtatala ng mainit na temperatura sa bansa. Dulot pa rin po ito na tinatawag natin na thunderstorm. Doon sa yung mga impending clouds, yung mga mamatos clouds na mo makikita po doon na pupumpul na dyan, nakatikit-tikit. Yan po yung isang sign na pagbuo ng tinatawag natin na buhawi. Ayon sa pag-asa, maaaring lumakas ang buhawi ng hanggang 450 km per hour. Kaya't sakaling maabutan nito, agad lumayo at maghanap ng matibay na estrukturang masisilungan. Maaaring magtago sa basement o ilalim ng hagdanan, umiwas sa bintana at mga bagay na maaaring liparin, at gumamit ng kumot o makapal na pananggalang laban sa hangin. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Dahil pa rin sa nararanasang mataas na heat index, transaksyon sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan, sinuspindi ngayong araw. May detalye si Joan Punsoy. Kinansela ang face-to-face classes ngayong araw sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa buong bansa dahil sa mataas na heat index. Sa Mangaldan, Pangasinan, sinuspindi rin maging ang transaksyon sa munisipyo. Ito'y dahil sa nararanasang mainit na panahon. Update na ngayon ay 43 sapagkat ayon sa pag-asa 5 days then 2 days forecast yun. Kung apektado ang mga bata, how much more sa atin din na mga matatanda na. So nag-decide ang ating mahal na mayor na kansilado ang ating transaksyon
dito sa LGU. Sa Bisa rin executive order, hindi rin pinapahintulutan maging ang outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kabilang dito ang school activities, iba pang programa, festivals at iba pa. Sa Webes, balik operasyon na at trabaho sa munisipyo ng Mangaldan. Sa tala ng pag-asa, nararamdaman ang pinakamainit na temperatura sa nasabing mga oras. Umaabot pa nga raw sa alas 5 ng hapon kung minsan ang pinakamataas na heat index. March 27 po ang pinakamataas. Sa launa ng hapon, 47 degrees Celsius centigrade. Nasa danger category na po yun. Aasahan pa raw ang pagtaas ng temperatura dahil sa easterlies. Posible ring maranasan pa ang peak nito hanggang Mayo. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, performance ng SB19 at iba pang OPM artists inabangan sa Aurora Music Festival sa Pampanga. Tungayan sa ulat ni Russell Simorio. Dumagundong ang Clark Global City sa Pampanga sa unang araw ng Aurora Music Festival noong Sabado, April 6. Ang Aurora Music Festival ay isa sa mga pinakamalalaking music festival sa bansa. Walang sinayang na oras sa mga concert goer na masilayan at makabanding ang mga iniidolo sa larangan ng musika. Hindi magkamayaw ang fans nang magsimulang tumugtog ang SB19. Kinilig ang fans ng isa-isang magpakilala ang sikat na boy band. Bukod sa performance ng OPM artist, inabangan din ng night glow ng mga higanteng hot air balloon na may iba't ibang disenyo. Nagningning ito sa kalangitan. Kung kalmado ang hangin, mas maganda ang lipad ng mga hot air balloon. Pero para sa mga kagaya ko na hindi naman bihasa sa pagsakay sa mga hot air balloon, eh ito yung experience. Nakakakaba sa una, pero kapag nasa itaas ka na, yung kaba napapalitan ng ngiti dahil nakikita mo ang ganda ng view. Lalo't narito tayo sa may Clark Global City sa Pampanga. Ilan pang sikat na banda ang tumugtog sa ikalawang araw ng Aurora Music Festival kahapon, April 7, kahit mainit ang panahon. Mula sa Pampanga, kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala nang nakaka-apektong trough o bahagi ng anumang sama ng panahon sa ating bansa. Kaya mas ramdam na ang alinsangan sa mas maraming lugar. Patuloy din ang pag-iral ng easterlies na nagdadala ng mainit na panahon at mataas na temperatura. Base sa datos ng MetroWeather, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, maliban lang sa ilang bahagi ng Kalinga, Abra, Ilocos Provinces at Benguet. May chance rin ng localized thunderstorms sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Patay ang mag-ina matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Arayat, Pampanga. Naka-alerto si Russell Simorio. Bangkay ng mag-ina niya ang sumalubong kay Leonirin nang umuwi sa barangay Mangga, Kakutod, Arayat, Pampanga. Nagtatrabaho siya sa Maynila nang mabalitaan niyang nasawi sa sunog ang kinakasama niyang si Nicole at 5 buwang gulang nilang anak. Halos hindi na makilala ang bangkay ng mag-ina sa tindi ng kanilang pagkakasunog. Nashock po ako. Hindi ko po ang alam ng gawin ko. Matutulong ako po yung mag-ina ko po. Nandito po. Wala po ako, malayo po ako sa kanila. Nagsimula ang sunog sa bahay ng mag-ina hanggang sa mabilis na kumalat ang apoy sa 6 pangkatabing bahay. Natrap sa loob ng bahay ang 2 biktima. May mga LPG tank kumanong sumabog sa lugar na lalong nagpalala sa sunog. Kaya hindi na nakayanan pang mailigtas ang mag-ina. Masyado daw pong mabilis yung pangyayari kasi parang nataranta na sila.
nataranta na daw po. Pero willing, marami daw pong tumutulong, kaso yung gas pumutok, tapos yung motor pa. Kaya parang ano na po talaga, taranta na yung nangyari. Ayon sa BFP, yari sa light materials ang mga bahay at dikit-dikit, kaya lumaki ang apoy. Isang tinitignan din po namin yung naging sente yung electric. Sabi kasi nila yung wire daw doon nila may spark, kaya kumuha kami ng sample. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog, pero alerto raw sila lalo't madalas ang insidente ng sunog tuwing mainit ang panahon. Mula sa Pampanga, kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, nagdulot ng masangsang na amoy ang mga namatay na tilapyang mulmul sa isang palaisdaan sa Barangay Poblasyon Weste, Dagupan City. Ayon sa bangus grower na si Mario Melendez, sinadya nilang lasunin ang mga tilapyang mulmul na nakapasok sa palaisdaan dahil kaagaw daw ito sa pakain ng mga bangus. Bahagi raw ito ng kanilang paglilinis sa palaisdaan, lalo't mabilis daw na dumami ang mga isdang ito. Umabot daw sa kalahating milyong piso ang lugi ni Melendez dahil sa epekto ng mga tilapyang mulmul sa kanilang palaisdaan. Inilalagay sa sako ang mga namatay na isda at ilalagay din sa gitna ng palaisdaan upang maging pataba. Gusto namin pinilisan para pulusan ulit ng bangus, para yung kinakain ng mulmul, kinakainin ng bangus, madaling lumaki yung bangus namin. Arestado ang isang lalaki na umano'y tulak ng illegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA sa Barangay Pingit, Baguio City. Dati na raw nahuli sa parehong kaso ang suspect, pero under probation kaya nakalabas ng kulungan. Pero bumalik na naman sa illegal na aktibidad. Isang gramo ng shabu ang nakuha sa kanya. Samantala, bigong maaresto ng PDEA ang target sa operasyon. Pinaharurot daw nito ang kanyang motorsiklo ng makatunog na PDEA agent ang kanyang katransaksyon. Hinabol pa raw siya ng otoridad pero hindi naabutan. It's showtime, hosts! Maglalaro sa Family Feud sa GMA. Tunghayan sa ulat ni Joan Punsoy. Matapos ang plot twist ng dekada, maglalaro naman ang It's Showtime host sa Family Feud, kabilang sa Team Vice Ganda sina Jong Hilario, Ami Perez at Jugs Hugueta. Kalaban nila ang Team Ann Curtis with Vong Navarro, Ogie Alcacid at Teddy Corpuz. Team Vice o Team Ann ba kayo? Abangan yan 5:35 PM sa GMA. Trending nitong Sabado ang pilot episode ng It's Showtime sa GMA. Isa sa uncabogable surprises ang grand production number ni Vice Ganda na umeksena sa heart logo ng GMA sa tuktok ng GMA Network Center. Hataw rin ang ibang hosts sa kani-kanilang mga bonggang production. Nakisaya rin ang Kapuso Stars sa karaoke segment. Usap-usapan ang pagkikita ni na OG Sangre Alena Caril, Sangre Perena 2016 Glyza Di Castro at Sangre Alena 2016 Gabby Garcia. Si Sangre Danaya 2016 Sanya Lopez, ma-impromptu dance number a la Sex Bomb. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Di naman ang searcher sa Especially For You segment. Isa sa searches, si Sparkle Star Martin Javier. Sa huli, si searchy attorney Oliver Moeller mula sa Cebu ang pinili ni Michelle na pinusuan ng madlang people. Abangan ang It's Showtime Mondays to Fridays pagkatapos ng TikTok Clock sa GMA at GTV, 11:30 AM naman tuwing Sabado. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, sa opening game ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament hosted by University of Perpetual Health System, DALTA, dinominahan ng defending champion na Benilde Lady Blazers ang EAC Lady Generals sa straight sets win. Habang sa Game 2, nasungkit naman ng Perpetual Lady Altas ang kanilang unang panalo laban sa JRU Lady Bombers. Magpapatuloy ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament na mapapanood sa GTV. Samantala mga kapuso, bilang bahagi ng anti-piracy campaign ng GMA Network, isang bagong anti-piracy plug ang ilalunch natin ngayon. Tampok ang ating kapuso na si Jessica Soho. Layo nito na hikayatin ang lahat na manood ng content sa mga lehitimong platforms. Tandaan, let's stream responsibly
and help fight piracy. Sapay ko ma, rada kita mapili yung streaming platform. But DJ, legitimate ang kay nga mga alaala puti. Subscription nga, di umot nga ang mo. No, nagapuan na, baka gamin taktakawan da nga, di subscription ti sabaling nga tao. Lalo na ti yung offer da kanyayo, kat sobrang bagsak na presyo. Kinalayon yung ako nga i-check the official websites iti kumpanya. Tapos sigurado nga, dihiti mo, DJ, maala yung nga subscription. Stream responsibly and help fight piracy. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking pasahero na biktima ng overcharging matapos daw singilin ng 200 pesos sa tricycle sa Dagupan City. Sundan sa report. Dismayado ang jeepney driver na si Mang Bernardo matapos sumanong mabiktima ng overcharging ang kaniyang kapatid na mula sa Batangas ay nagbakasyon sa Dagupan City nung nakaraang linggo. Mula sa terminal ng bus sa Perez Boulevard na kanyang binabaan, sumakay ng tricycle pa uwi sa kanilang bahay sa Barangay Pantal. Nasa halos isang kilometro lang daw ang layo at wala pang limang minuto na ihatid na ng tricycle driver ang pasahero sa kanyang destinasyon. Ang siningil, imbes sa 20 piso, na yun ang nakasaad sa fare matrix, hiningin daw siya ng 200 piso. Oo, nakakagalit lang kasi mapagsamantala talaga sila eh. Ang dami na nila na biktima yung mga tricycle driver. Pare-pares din kaming driver, kaya lang ang problema, dapat patas. Ang maliraw ng kaniyang kapatid, hindi niya nakuha ang pangalan ng driver at ang sticker number ng tricycle. Pero sana raw, nababantayan ng otoridad ang problema sa mga mapagsamantalang tricycle driver. Gate ng Public Order and Safety Office, nakatutok sila sa mga tsuper na naniningil ng sobrang pasahe. Sa katunayan, ngayong Abril lang, 3 tricycle driver na ang nagmulta dahil sa overcharging. Sa ngayon, pag may nag-complain dito, nakuhang plate number or sticker number ng ano, tayo naman, binablock down natin yan, mauhuli yan. Panawagan ng poso sa mga pasaherong nabibiktima ng overcharging, natandaan o kunan ng larawan ang sticker number ng tricycle para mahanap agad at mapagmulta ang tsuper. Bukod sa mga naka-duty na traffic enforcer sa kalsada, pwede rin magreklamo sa complaint desk sa kanilang tanggapan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Konstruksyon ng slope protection sa Sinukalan River sa bahagi ng Santa Barbara, Pangasinan, sinimula na ng DPWH. May detalye si Russell Simorio. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon ng slope protection ng Sinukalan River sa bahagi ng Barangay Tulyaw, Santa Barbara, Pangasinan. May habang 250 meters ang slope protection na posible pang ma-extend depende sa pondo. Ayon sa Barangay Council, malaking bagay ang konstruksyon ng retaining wall. Madalas kasing matibag ang mga sandbag tuwing umaapaw ang tubig sa ilog. Pagka malakas ang kakit ng tubig, hindi na sila mag-iisip at masarap na ang tulog nila. Kaya sobrang nagpapasalamat tayo sa mga na may hawak dito. Nakahinga rin ng maluwag ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Unti-unti kasing lumalaki ang natitibag na lupa sa lugar dahil sa ragasan ng tubig sa Sinukalan River. Yung lupa namin dito, pag hindi pa ginawa ngayon, wala na. Guguho na siya talaga. Kaya maganda yung gagawin nila ngayon na hindi ka na mangangamba pag bumaha. Ang purpose niya, hindi impenetrable, impermeable. Ibig sabihin, yung tubig hindi papasok. Compare mo doon sa mga gap yun na slope protection. Inaasahang matatapos ang proyekto sa Oktubre ngayong taon. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. COMELEC Mangaldan, nagsasagawa na ng satellite voter registration sa iba't ibang barangay sa bayan. Narito ang report ni Joan Punsoy. Bumibisita na rin ang mga kawanin ng COMELEC Mangaldan sa bawat barangay upang magsagawa ng voter registration. Alphabetical order sa pangalan ng barangay ang ipinatutupad sa satellite registration. A mandate to us, it is an order from the head office na we will reach out those voters para hindi sila mahirapan. For their safety na rin, for their sake,
para hindi na sila mahirapong pumunta ng bayan, lalo yung malalayong barangay. Prioridad daw na maiparehistro o ma-activate ang registration ng mga PWD at senior citizens na hirap bumiyahe patungo sa tanggapan. Makaregister na sila ng mabilis para makaboto sila sa susunod na botohan next year. Nasa 69,762 ang bilang ng botante sa bayan noong nakarang taon. Aabot sa 4,000 botante ang karagdagang target ng COMELEC ngayon. February 12 to March 26 ay meron na kami 1,005. And that is only 2 months. Samantala, isinagawa rin sa GMA Network ang Register Anywhere Project ng COMELEC. Nakibahagi rito ang mga empleyado ng GMA kasama ang mga bagong botante, mga nagpa-reactivate, transfer at correction of entries. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Dinaluhan ng mga deboto ang opening session para sa isinusulong na beatification at canonization ni Niña Ruiz Abad sa Ilocos Norte. May detalye si Jasmine Gabriel Galvan. Napuno ng mga mananampalataya ang St. William Cathedral Church ng Luwag City sa opening session ng Diocesan Tribunal para sa isinusulong na beautification at canonization ni Niña Ruiz Abad ng Sarat, Ilocos Norte. Ang 13 anyos na si Niña ay idiniklara ni Pope Francis bilang servant of God, una sa 4 na hakbang para maging isang santo. Ito'y dahil sa kanyang pagiging relihiyoso sa murang edad na may matinding debosyon sa simbahan hanggang sa bawian siya ng buhay noong August 16, 1993 dahil sa sakit sa puso. Ayon sa simbahan, mahaba pa ang proseso bago may deklarang santo ni Niña, gaya ng pagpatotoo sa nagawa nitong milagro. Pero patuloy silang nananalangin. At kita natin po, dami-dami dumalo. And we are praying and hoping na siya na nga ang gusto ni din, Lord, na magkaroon tayo ng by God's grace and by God's, you know, God's own time. But hopefully, new Malaking karangalan ito para sa pamilya ni Niña, lalo na sa kanyang ina, na inalala ang anak bilang mabait at madasaling bata. Lagi raw ito nakadamit ng puti at nakakwintas ng rosaryo. My gratitude to God for choosing me the mother of Niña, who has just become the servant of God, and now that it's official. Ang mga labi ni Niña ay nakahimlay sa Santa Monica Church ng Sarat na ngayon ay dinarayo rin bilang pilgrimage site. Jasmine Gabriel Galvan, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. This is GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.